mahal. Para sa iyo ito. Malugod na inaanilahan ng ministro ng instruksyon publiko at ginang George Ramponio sina Ginoo at ginang Loisel sa isang kasayahang idaraos sa palasyo ng ministeryo sa Lunes ng gabi, Enero 18. Akala ko ikakatuwa mo ang pagkakuha ko sa paanyaya. Nais ko lamang na malibang ka. Kailan na hindi ka napaglilibang at naisip ko yung isang mabuting pagkakataon para sa iyo. Naganais makadalo ng lahat, kaya't lubha akong nahirapang makakuha ng paanyaya. Malataas na tao sa pamahalaan ng inaanayan at dadalo. Piling-pili namin ang mga panauhin. Hindi sila nagbibigay ng maraming paanyaya sa mga taga-sula. Ano ang isasampi ko sa aking likod? Para sa akin ay maganda na ang damit mong isinusuot. Kung pumapasok tayo sa teatro, kaya maaari na iyon. Wala akong damit na may susuot, kaya hindi ako makakadalo sa kasayang iyan. Ipamigay mo na lang ang paanyaya sa isang mong kasamahan na may nakahandang damit na isusuot ng asawa. Hintay, Matilde. Tignan muna natin. Sa palagay mo ay magkano ang magiging halaga na isang bestidong magiging kasyang-kasya sa iyo at maaari mo pang gamitin sa iba pang pagkakataon? Hindi ko natitiyak ang halaga, ngunit sa palagay ko ay maaari ng 400 franko. Ayos na. Ibibigay ko sa iyo ang 400 franko. Bumili ka ng isang bestidong maganda. Magtapat ka nga sa akin. Anong nangyayari sa iyo? 3 araw nang kakaiba ang mga kinikilos mo. Mabuti pa kayo, huwag na akong dumalo sa sayawan. Wala man lamang ako may susot kahit isang yas. Magmumukha akong kaawa-awa. Usong-uso ang mga sariwang bulaklak sa ganitong panahon. Maaaring iyon ang isuot mo. Sapat na ang 10 franko upang makabili ka ng 2 o 3 Alejandria. Hindi! Wala nang kahabag-habag na kalagayan kung hindi magmukhang maralita sa gitna ng mga babaeng may kaya sa buhay. Napakahangal mo. Bakit hindi mo hanapin kaibigan mo si Madam Forrester? Mayroon ka na ilang alaka sa kanya. Hindi kanya maral tatanggihan dahil matalik mo siyang kaibigan. Oo nga! Hindi ko naalala ang aking kaibigan! Mamili ka, mahal. Wala ka na bang iba pa? Aba naman, ay mayroon pa. Marami pang iba dito. Maaari kang pumili sa mga ito. Hindi ko alam ang iniibig mo. Ipapahiram mo ba ito? Oo naman, mahal kong kaibigan. Hintayin mo ako rito sandali. Sisipunin ka sa labas, tatawag ako ng sasakyan. Ano nangyari sa'yo? Bakit? Wala ang kwintas ni Madam Forrester. Ano? Paano nangyari? Imposible. Titiyak mo bang nakasood sa iyo nang umalis tayo sa sayawan? Oo, natitiyak ko. Nahipo ko pa nung nasa pasilyo ko ng palasyo. Kung iyon naman pala ay sa daan na wala, ay hindi narinig sana natin ang lagapak. May palagay akong nawala sa dukar. Marahil nga. Kinuha mo ba ang numero ng dukar? Hindi. At ikaw, napansin mo ba? Hindi rin. Hindi ako nagbili.
ng kwintas na pinagtatanong ninyo. Wala pong nanggaling sa akin kundi ang sisidan lamang. Magandang araw sa Eugene. Ngunit Dinang, hindi ko kayo nakikilala. Marahil ay nagkakamali lamang kayo. Hindi, ako'y si Matilde Loisel. Oh, kawawa ko, Matilda. Kilaki ng iyong pinabago. Hindi na kita nakilala. Oo nga, mahabang panahon ang ipinagtiis ko ng hirap mula ng huli nating pagkikita. At labis na kalungkutan ng dinanas ko. At ikaw ang dahilan ng lahat. Dahil sa akin? Paano nangyari yun? Naaalala mo pa ba ang hinirap kong kwintas na diamanteng isinuot ko sa sayawan sa kagawaran? Oo. Ano pa? Naiwala ko ang kwintas na yun. Anong ibig mong sabihin? Isinaoli mo sa akin ang kwintas, hindi ba? Isinauli ko sa iyo ang isang kwintas na katulad ng katulad ng hiniram ko sa iyo. 10 taon kaming nagbayad ng mga utang. Alam mo namang hindi madali sa katulad naming mahirap ang gayong bagay. Ngunit, nakalipas na ang lahat ng iyon at ngayon ay galak na ako. Sabi mo'y pumili ka ng kwintas sa diamante na ipapalit mo sana sa kwintas na hiniram mo sa akin? Oo. Sa makatuwid ay hindi mo pala napansin? Talagang kamukhang-kamukha yun ang hiniram ko sa iyo. Oh, kahabag-habag kong Matilda. Ang pinahiram kong kwintas sa iyo ay imitasyon lamang. Wait lamang iyon ang baso. Ang pinakamataas na maihahalaga roon marahil ay 500 franko lamang.